Makakausap po natin si Sir Enrique Pacheco, isa po siyang Grab driver. At kanya po isinusumbong yung nangyari insidente na kung saan nakaalitan niya po ang isang kotse, driver ng kotse na napula. Ayan, nakikita po sa video. Okay, nagkaroon sila ng pag-uusap, umatas itong kotse. Okay, and then bumaba itong si rider habang kinakausap niya itong motorista. Sinagasaan yung kanyang motor and then takas. Alright. Now, Sir Enrique, good morning po. Yes. Good morning po, Sir Rafi. Pwede pong pakipaliwanag sa amin yung nasa video. Paano kung nag-umpisa yun? Sir, meron po kasi itong pick-up dun sa may kanto ng Alfonso Street at saka Vito Cruz po. Okay. Galing po ako ng Dian. Papunta po ako ng, nakaliko po ako ng Alfonso. Nakasalubong ko po siya doon pagkapasok ko ng Alfonso. Pabulusok, okay. Pabulusok po sa akin. Okay. Yung akmang babanggain po niya ako. Okay. Tapos po, ang nangyari noon, nung akmang babanggain niya, yung head-on collision, nakagilid na po ako ng sere. Tapos, yung kotse, lumiko. Umiwas ulit sa akin. Binuksan yung bintana, then sinabihan ako, sir, one way yan. Then sabi ko, sir, sa kanya, sir, bakit mo ako babanggain? Ganon. Okay. Tapos dumiretso siya, umabante ng konti, pero nakatingin pa rin po sa akin sa tsaka sa motor ko. Then umabante po siya, umatras po ako, kasi akala ko nga, one way na rin, sir, kasi bago lang sa pandinig ko na one way yung street na yun, kasi lagi ako nadaan doon, sir, eh. Then, pagliko ko, tinignan ko yung daanan. Wala naman, sir, one way na sign. Then, sinundan ko siya. Sabi ko, sir, nagpapaliwanag ko, anong problema niyo, sir? Wala namang ano yun, mag-ano pa lang ako doon. Anong problema niyo? Ba't niyo ako babanggain? Bigla niyang sinabi sa akin, gusto mo banggain talaga kita? Yung ano na, sir, yung nakahinto na akong ganon. Gusto mo banggain? Bigla siyang umatras ng konti. Kala ko makikipag-usap. Tapos nung akmang ituturo ko na walang one-way sign doon, sir, nakita niyo yung kamay ko nakaano doon sa may na walang one-way sign. Bigla niya na lang umandar, inabante niya yung binangga yung motor ko, tapos sabay takbo ng mabilis. Tumakas na siya. Patungo po ng opo, dire-diretso. Okay. Sir, may tanong lang po ako sa inyo. Okay. Yes, sir. Bago ako magtanong sa inyo, na-check na po namin sa barangay na kung saan nangyaring insidente, hindi po yan one way. Opo, yun nga po. Two-way street po yan. Okay. Ang tanong ko, sir, nagkaroon kayo ng sagutan and then umalis na siya. Bakit siya po sinundan? Hindi, sir. Kala ko nga, sir, one way na eh. Na bago eh. Kasi sanay ako na dumadaan doon, sir. May pick-up kasi ako doon sa may kanto eh. Then, nakita ko nakatagun. Mabagal ang takbo niya patungo doon sa Sobel. Kaya nga, sir, ang tanong ko lang po, sir. Sorry, sir, I'm just being fair pa. Here. Umalis na siya, di ba? Sinabi niya, one way yan. Sino ba nagsabi na one way yan? Kayo po siya? Siya po. Okay, sinabi niya, one way yan. Okay, opo. Sabi mo, hindi to one way kasi wala ka nakitang karatula, right? Opo. So, opo. Bakit din niyo lang po siya pinabayaan? Hayaan mo na siya kung sa kukote niya, one way yon at para sa'yo, hindi yon at ikaw naman talagang tama. Then let it be. Hayaan mo na siya makaalis para tapos yes, ng gulo. Bakit siya pa po sinundan? Gusto ko lang, sir, kasi magpaliwanag sa kanya na two-way yung yung daanan. Kaya nga, sir, yung kita niyo yung kamay ko, tinuturo ko pa lang yung na walang one-way sign. Okay. So yung purpose mo is to educate him, to let him know na hindi ito one-way at ito ay two-way street at huwag kang magpa-epal dyan, parang ganon. Yes, sir. Yun po. Okay. Pero ito po ay panawagan ko na po sa lahat ng mga motorista. Hindi lang po sa inyo, sa lahat. Kasi madalas nangyayari yung road rage kasi wala yung pasensyahan, mainit ang ulo ng lahat. Kapag merong isang insidente, tulad yung ganon, dapat isa ay malamig ang ulo. Apo. Kung ako po ay nasa sitwasyon po ninyo, pabayaan ko na po yung motorista. Hayaan mo na siya magyabang. Hayaan mo na ko isipin niya, one way hanggang papuntang langit. One way, papuntang impyerno. One way, no problem. Let it be. Hayaan mo na. Sige, yan ang paniniwala mo eh. Umalis ka na. Pero hinabol niyo pa, sir, yun tuloy nagkagulo. Di ba, sir? Kung hindi niyo kasi hinabol... Pagkakamali ko, sir. Kasi gusto ko lang, sir, paliwanag lang din sa kanya. Okay po yan, sir. On the other hand, tama ka na, sir. Nagpapaliwanag ka lang. Wala siyang karapatan na sagasaan po yung motor niyo. May mali sa talaga siya doon. Okay? Yes, sir.
Kaya tatanong tayo mamaya sa isang abogado kung halimbawa nagkasuhan para masiguro natin na meron tayong airtight case against this guy. Kasi meron ka rin problema doon, sir, kung tutusin, dahil parang ikaw po nag-instigate, hinabol mo siya eh. Di ba? Sige, mamaya kukonsulta po tayo, kukonsulta tayo sa isang abogado. For the meantime, kausapin natin si si Director Roberto Valera, LTO Deputy Law Enforcement Service. Director Valera, sir, Director. Magandang umaga po, Sir Rafi. Okay, yung plate number na NBS 9735 Mitsubishi Mirage Red. Okay, ito ho ba registrado sa LTO? Ganito po yan. Kasi nang tumawag yung staff nyo, meron kasi kami policy na ngayon lahat na verification dadala sa MID namin. So, tinuro ko siya doon. Pero sabi ko sa kanya, pag nakuha na yung address, itayin na namin yung plate at saka isusomo na namin yung driver kasi meron kami nagitang possibly ipakasakan sa address na sibling. Hindi man nagbangga nito. Hindi ko marinig si Director. Tawagan ulit si Director. Pakitawang si Director. Okay. Kasi chinek po ng staff yung pong plate number na NBS 9735 kung saan itinuro kami ni Director, hindi raw po registrado sa LTO. However, yung sinasabi ata ng Director, posibleng hindi pa na-register, hindi ko masyadong intindihan dahil hindi audible yung kanyang mga sinasabi. Okay. Tawagan ulit natin si Director. Hindi, ang importante kasi muna, malaman natin kung registrado to hindi bago natin tawagin yung police. Alright? Yung police later on to do a follow-up kung identified natin tong vehicle. And then later on, pwede natin to ipalarma sa LTO, sa HPG. Okay. Nandiyan yung LTO. O si Attorney Sam Ferrer ng ACCIS Party List. Attorney Sam? Okay, Director Roberto. Director, sorry. Ano ba talaga, kuya? Sino man nandiyan? Director, Sam Ferrer. Pati ako, naano sa inyo eh. Director Roberto Valera, LTO Deputy Law Enforcement Service. Director, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Ayan, clear na po. So, Director, na-check po ng staff na itong plate number NBS 9735 Red Mitsubishi Mirage, wala po sa records ninyo. Paano po nangyari ito? Ganito kasi, Sir Rafi, no? Meron kami bagong IT system ngayon na LTO na po ang nagpapagana, yung LTMS namin. Nagmamigrate na po, nagmamigrate yung mga data namin galing yung Stradcom dito sa LTMS. So, yun kung minsan nakikita namin, hindi pa na-record doon sa LTMS yung bagong IT namin. So, i-verify namin yan sa tawagan ko na lang yung MIT, verify yan sa Stradcom data namin. Okay, sa IT, baka hindi pa ito naipasok, hindi pa na-record. Kasi opo, opo. Kasi nagkaroon opo. Ng bagong sistema. Opo. Baka hindi na-transfer. Okay. Opo. Oh, so kailan po namin malalaman to, sir? By Monday, malalaman na po natin. Yes, sir. Or mamaya kayo, sir. Mamaya 2 o'clock. Pwede na ba? Malalaman na namin? Ganito, sir. Kasi i-coordinate ko pa yan sa MID namin kasi sila yung in-charge yan. Tapos, gusto ko lang makakuha yung details, ipuwan na lang sa akin din yung plate number na yan para ma-coordinate ko mamaya. Pero, itry ko sir ha, pero siguro mistake yung sinasabi po ninyo sa Monday, malalaman natin. Sige, Monday sir. Sige, babalikan po namin sa Monday. Okay. Pagkatapos kasi kapag nakuha po namin yung tamang mga impormasyon tungkol din sa o kung sino mayari nitong plate number na ito, akit kami or pupunta kami sa PNP. Salamat po, Director Valera. Sir Rafi, pwede rin po siya mag-file ng reklamo sa amin. Maski na wala pa yung details, total sa Monday makukuha namin yan, pwede na namin i-showcos sa administrative aspect naman po. Reckless okay. Driving at saka yung violation ng Republic Act 4136, Section 27, yung improper person to operate a motor vehicle. Kasi nga, may sinasadya niya yung panggayin ng motor vehicle. Alright, yeah, very good. So para ma-cancel po yung kanyang lisensya, license to drive. At the same time, kami naman po, ipapaalarma po namin to sa HPG para kapag nakita to sa kalsada, paparahin siya. Okay? Sige po. Salamat po, Director. Sige po, Sir Rafi. Okay. Now, si Attorney Sam, nandiyan ha? Good morning, Idol. Hi, Sam.
See, siya na nag-good morning sa atin. Kayo talaga. Good morning, Attorney Sam Ferrer ng AXIS Party List. Attorney yes. Sam, nakita mo yung video? Yes po. Alright. Gusto ko lang makasiguro dito ha, kasi hinabol pa ng ating complainant yung sasakyan. Nagkaroon ng debate and then ang ginawa ni sasakyan, binangga itong motor. Baka gagamitin depensa nitong nakakotse, eh, tinabol pa niya kasi ako eh, naasta niya ako kasi nagkasaan ko siya. Can he use that as a defense para eh, mabaliwala yung kaso nitong ating complainant laban sa kanya? Sir, I don't think na magiging acceptable defense yun para hindi siya maging liable for malicious misconduct. Dahil malinaw naman po dun sa video, kahit naman may aggression or kumbaga i-threat sa nung Grab driver, hindi enough yun na reason para banggain niya yung motor ng driver at mag-cause ng damage. Okay. Malinaw na malicious misconduct po yung ginawa niya. Okay, so malinaw na may wrong ginawang krimen dito yung nakakotse. Now, anong pwede maikaso dito sa nakakotse? Malicious misconduct under Article 327 of the Revised Penal Code, Idol. Meron mga ganyang nangyayari, sir. Yung talagang may naunang nag-cause ng threat. May ganong case in People versus Paginod. Ang nangyari doon, yung four-month imprisonment ang itinataw ng Supreme Court sa kanya. Dahil lang sa simpleng away sa parking yun, nag-uunahan sila din sa pagbabayad sa fees. Ah, okay. Tapos, bumaba yung nakasakay doon sa CRV, three extra. Parang patuloy dito ginawa nung driver, Grab. Pero sabi pa rin ng korte, kahit na gano'n ang ginawa, hindi yun enough reason para mag-cause ka ng damage sa property ng ibang tao. Ah, so kaparehas ito dito? Yung sinasabi mo sa Supreme Court na ruling, kaparehas nito, halos? Yes, sir. Tapos umabot pa talaga ng Supreme Court yan at sinabi ng Supreme Court na may 4-month imprisonment yung taong gumawa nun. Okay, in this case... Pero gusto ko rin po sanang sabihin, para na rin sa kapakanan ng mga manonood, para maging fair din tayo, kapag ang aggression ay tumigil na, for example, nagsimula sila sa away o dikitan doon sa magkasalubong sila, katulad po ng sinabi nyo kanina kay Grab driver, hindi dapat na siyang sumunod at magsabi ng ganon doon sa driver ng sasakyan kasi nag-stop na yung aggression eh. Kaya nag-stop na, dapat stop na talaga, wag nang dugtungan po habulin. Kasi ang advice ko sa mga lahat ng motorista, paano kung merong baril at may tupak sa ulo itong nakakotse, bumunot ng baril at nabaril ka? O di ba? Mas malaking problema. Sige, salamat Attorney Sam Ferrer ng AXIS Party List. Salamat po. Lieutenant Edgar Julian, Chief Investigator ng Station 9 Malate, magandang umaga po. Yes sir, good morning po. Teniente. Okay, Teniente, ilingin po namin ang tulong ninyo kung meron po mga CCTV sa area na makikita po yung itsura ng tao, kung sino man yung driver at kung saan siya dumiretso o kung later on ba meron siyang nilikuan, pinuntahan na bahay, malapit dyan sa lugar, etc. Okay, Teniente? Yes sir. Okay. So sa ngayon, Teniente, blanco pa tayong lahat kasi pamaging LTO. Alamin muna namin sa LTO kung sino talaga ang may-ari nito and then we'll get back to you, Teniente. Okay? Yes, sir. Thank you anytime, po. Sir. Anytime po. Salamat po, Teniente. Yes, sir. Thank you okay. Rin po. Thank you po. Sir Enrique. Yes po. Sa Monday po, usap ulit tayo. By then, meron tayong information from the LTO kung kanino po nakarehistro to at sino po yung driver. For the meantime, pwede po kayong makuha ng cartographic sketch ng mga pulis, okay, ng PNP tungkol po dun sa mukha nitong nakaalita nyo. Para pwede rin po natin i-flash yan yung mukha niya. Sige po, sige sa mga po. Programa natin. Programa namin sige dito. Po, sige po. Okay? Pero advice ko ulit sa inyo, sir, ha? Pag tapos na po yung aggression, umalis na siya, huwag nyo na pong habulin. Opo, hindi. Pabayaan nyo na po siya magyabang. Hindi, sir. Sorry, sir. Hindi lang po sa inyo, sa lahat po ito. Kasi ganun po, marami na kami insidente ganitong nangyari na hinahabol pa. So, nung mahabol, nagkasuntukan ulit. Nagkamurahan lang, medyo nasaktan tong namura, hinabol niya yung nagmura sa kanya. Tapos, doon na nagkasalpakan. Doon na nagkaupakan. Doon na nagkasaksakan. Diba? Road rage na. Sana, pag ganun,
pabayaan na natin tumakas siya. Total, hindi ka naman nasaktan. Yung ego mo lang nasaktan. Apo. Na madali naman natin maayos yan kung ego lang, hindi pa naman physical. Yun lang po ibig sabihin. But anyway, mali pa rin po siya. Narinig mo naman sinabi ni Attorney San Ferrer. Meron ng Supreme Court ruling na bakit mo pa kailangan sagasaan? Kahit na sabihin na natin, in your case, hinabol mo pa rin siya. Okay, sir? Okay po. Okay, Monday, po. Sir, mag-usap ulit tayo. Okay? Sige po, Sir Rapi. Maraming salamat po, Sir Rapi. Opo, sir. Opo, sir.